Okay? Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat at tunay nga po na napakaganda po ng araw pong ito, no? At salamat sa Panginoon na bagamat tayo ay online, pero may mga pagkakataon po talaga na kailangan po nating tiisin. So salamat pa rin sa Panginoon dahil ang Diyos ay nagbibigay pa rin po ng iba't ibang kaparaanan, no? Para sa ating pong gawain, sa para sa Panginoon. So, sa mga pagpalang umaga po ulit sa ating lahat, tunay nga po na tayo ay lagi na pagpapala po ng salita po ng Diyos sa tuwing tayo po ay nag-aaral ng kanyang salita, no? So nawa po itong pagkakataong ito ay muli mapagpala muli po tayo sa ating pong pag-aaralan po ngayon. So last week po, pinag-aralan po natin yung the result of relationship sa buhay po ni Kuya Tommy Humawan po, no? At ipinakita po sa atin last week kung ano po yung dapat na maging resulta ng ating relasyon, no? Kung ano yung dapat na maging resulta ng ating relasyon sa ating Diyos na dapat tayo ay magkaroon ng tunay na kagalakan. Ngayon naman po ay patuloy po tayo mag-aral sa aklat pa rin po ni Juan, sa unang Juan, no? So tayo pong lahat ay, inihiling ko po na tayo pong lahat ay tumayo para basahin po ang kanyang salita. Mula sa 1 John 1:5. This is the message we have heard from Him and proclaim to you, that God is light and Him is no darkness at all. So, in Tagalog po, at ito ang mensahe na aming narinig sa Kanya at sa inyo'y aming ipinahayag, na ang Diyos ay liwanag at sa Kanya'y walang anumang kadiliman. Salamat po, makakaupo na po. Pinagpala na po ang salita po ng Diyos. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, muli kami ay patuloy na nagpapasalamat sa inyong kabutihan. Salamat o Diyos, bagamat na ito po yung sitwasyon po namin ngayon. Kami ay kakaunti lamang dito sa aming bahay-sambahan. Pero o Diyos, salamat dahil kayo pa rin po agad ang gumagawa ng kaparaanan para ang inyong salita ay hindi nga po malimitahan ng kung sino man o Diyos. Ang mga social media, ang mga high technology, Panginoon, ay patuloy nyo pa rin ginagamit dahil ito po ay para sa inyo. Salamat o Diyos sa mga ganitong kaparaanan na tunay nga po, hindi po, ang inyong salita pa rin po ay naipapahayag. Maging sa buhay ko, Panginoon, gamitin nyo nga po ako. Ikaw yung magsalita sa harapan ko. Bagamat na may kahinaan physically, ikaw nga po agad ang mapatuloy na maluwalhati at hindi po yung aking kahinaan. Salamat po Diyos, tunay nga po na sa oras na ito, kami ay mapagpala ng inyong salita. Maraming salamat po Diyos sa pangalan ni Jesus. Amen. So bilang introduction po, no, nice ko pong ipano sa inyo, ibalita. Kasi medyo, alam nyo na, marites, tolit, sa ganun. So kailangan din po natin maging maging updated sa mga balita maging sa ibang bansa po. Yung related po sa ating pag-aaralan po ngayon. Isang balita po sa internet noong January 24 po na si Helsinki, isang Reuters, no po, isang Phoenician. Ibig sabihin ng Phoenician, syempre po, ito po yung tawag sa mga tao po doon sa Finland, no? Sa kinasuhan po siya dahil sa pagkomento niya patungkol sa mga bakla ng homosexuality ay isang developmental disorder, no? At isang kasalanan sa Diyos. Sa kabila po ng pagtutuwid po niya sa mga taong makasalanan na gumagawa ng kasalanan, siya pa rin po ay kinasuhan ng 3 counts of agitation against gay people, no? So, at ito yung sinuportahan ng isang simbahan doon na pinangungunahan po ng isang LGBTI, no? So, sa panahon po natin ngayon, nakakalungkot po na ang nangyayari dahil sa lubos na kasalanan ng mga tao. Ang mundo po natin ay palala ng palala sa pagkakasala. Alam po natin yung mga nakikita po natin sa paligid kung bakit ito nangyayari, dahil sa kasalanan. At kung bakit lumalala yung ating mundo, dahil sa kasalanan. At ang mga tunay na mananampalataya, nabibingit, no, sa matinding persecution. Ikaw bilang isang mananampalataya sa mundong ito, hindi maaari na hindi ka magkaroon ng persecution. Katulad ng isang taong ito na kung saan pinaglalaban niya yung katotohanan, no? Ang tanong dito ay paano makikipaglaban sa mundong ito
ng may katuwiran. So, tingnan po natin yung outline po na ating pong pag-aaralan po ngayong umagang ito. Meron po tayong sermon outline na dalawang bahagi lamang po. No? Ang una po, ay ang ating title po ay Sin and the Nature of God. No? Ang una po, the proclamation of the message na makikita po natin sa verse 5a. At ang pangalawa, the attributes of God na makikita po natin sa verse 5b. No? So, tingnan po natin, una po, talakayin po natin yung proclamation of the message na makikita nga po natin sa verse 5e nang sabi, at ito ang mensahe na aming narinig sa kanya at sa inyo'y aming ipinahayag. Mapansinin po natin yung unang-unang word po dito na ang at ito. Pag sinabi po natin at nakita po natin yung word na at ito, nababasa po natin ang salitan ito na at ito, ibig sabihin po ay may tinutukoy. May tinutukoy po siya na isang mahalagang bagay na dapat po nating bigyang pansin o bigyang sabihin na kumbaga may focus na po siyang sinasabi sa bagay na pong ito, no? So, alis ang salitang ito ay isang neuter form po na ang ibig sabihin ay, kumbaga, inano po natin dito na taking no side. Ibig sabihin, neutral, no? Hindi direct ang sinasabi kung anong ibig sabihin ng kanyang tinutukoy po dito. So, ibig sabihin, alam po natin na may tinutukoy po siya, no? Pero neutral nga lang kapag narinig po natin na at ito, no? So, ano po ba yung tinutukoy ng nito? No? Tingnan po natin yung sinasabi niya po ditong ang mensahe. Pag tininan po natin sa original na kahulugan po nito na ang mensahe, base po sa strong words 1860, nang ibig sabihin po ay announcement. Sabi, ipanggeleya. Nang ibig sabihin po ng mensahe na ito ay ipanggeleya. Ipanggeleya na ibig sabihin ay announcement for information, assent or pledge, especially a divine assurance of good, no? Ibig sabihin announcement, no? Announcement po na ibig sabihin na ito ay mensahe na dapat na i-announce sa karamihan. Hindi ito magiging mensahe kung hindi ito i-announce sa karamihan, kung hindi ito ipapahayag sa karamihan, kung hindi mo ito ipapaalam sa karamihan, no? So, ang tanong, ano po yung klaseng mensahe na sinasabi po dito? Tingnan po natin yung sa sinasabi po ditong mensahe. Isang mensahe mula sa salita ng buhay o word of life. Mula sa nawalang walang hanggang salita. No? Walang hanggang salita, no, kung saan ito po ang salita na tinanggap ng may kagalakan, no? Tingnan po natin ano po ba ibig sabihin ng salita ng buhay o word of life. Nakita po natin at pinag-aralan po natin ng mga nakaraan ng unang serye po natin sa 1 John 1:1, no? Sabi po doon, yung buhat sa pasimula na ang aming narinig, nakita ng aming mga mata, aming napagmasdan at nahipo ng aming mga kamay tungkol sa salita ng buhay, no? Natin pong tinalakay po noong una po nating pinag-aralan o pag-aaral na kung saan ang tinutukoy po dito yung walang iba kundi si Jesus. Si Jesus po na ang dala sa atin ay isang buhay, no? Buhay na walang hanggan na dala ni Jesus. Na kung saan ito po din po naman ang ipinahayag ng mga apostol, no? Mga apostol na dahil ito yung kanilang narinig. Based doon sa ating binasa, kanilang narinig, nakita at kanilang nasaksihan, no? So, iyon po yung salita ng buhay. Tingnan po natin yung sinasabi po diyan sa aming narinig sa kanya. Tingnan po natin yung aming narinig sa kanya. Ito po yung mensahe na pinatutunayan po ng mga apostol na nagmula sa Panginoong Jesus, no? Ibig sabihin, walang ibang mensahe kundi sa ating, mula sa ating Panginoong Hesukristo. Dahil siya pong agad na nag-send out sa mga apostol, kaya siya pong tinutukoy na binanggit ng naunang konteksto po. Ibig sabihin, si Jesus po mismo ang sinasabi po dito. Tandaan po natin ang mga apostol ay ang mga mensahero po ng ating Panginoong Hesukristo. Kung bakit, kumbaga tinuruan, kung bakit trinain po sila upang maging mensahero na once na, kumbaga wala na dito sa lupa, ang ating Panginoong Hesukristo, ang kanyang mensahe ay patuloy pa rin pong lalaganap
no, sa iba't ibang dako. Para po sa mga apostol, isang karangalan po, isang karangalan na kanilang pagganap ng salita po ng Diyos o ang mensahe ni Kristo ay kanila pong mapalaganap o maihayag sa mga iglesia. Sa mga iglesia, sa mga tao, maging sa iyo, kapatid. No? Handaan po natin, isang karangalan po ito, maging sa atin, no? Bilang isang mananampalataya, isang karangalan na ang Diyos mo, na ang Panginoong Jesus, na ang kanyang salita, na ang kanyang ipinapahayag, ay atin din naman pong ipinapahayag. Kung bakit tayo po ay nagkakaroon ng Bible study, kung bakit tayo po ay nagkakaroon ng discipleship. Dahil ito po ang ating tungkulin, ito po yung iniatang sa atin bilang isang mensahero sa panahon po natin ngayon. Bilang isang mananampalataya, ito yung gampanin mo, kapatid. No? Sabi po dito, at sa inyo'y aming ipinahahayag. At sa inyo'y aming ipinahayag. Ang mga apostol po na nagpapatunay na ito'y kanilang narinig, no? So narinig na nila, tulad ng ating pong pinag-aralan sa una pong bahagi, kung papaano po pinatutunayan ni Juan, at kung bakit niya ito ipinahayag sa lahat, no? Si Juan ay kasama po niya, no? Habang si Jesus ay nangangaral po, ilang taon na nangangaral si Jesus po, no? Tingnan po natin sa aklat ng mga gawa, chapter 4, verse 20. Mga gawa, chapter 4, verse 20. Ang sabi niya po rito, hindi maaaring din namin ipahayag ang aming nakita at narinig. So ibig sabihin, andun yung eagerness nila. Nasaksihan nila, narinig nila, hindi pwedeng hindi nila ipahayag. Hindi pwedeng hindi nila, kumbaga, i-announce sa karamihan. Hindi pwede, dahil ito yung narinig nila, ito yung sasabihin nila, ito yung i-announce nila sa karamihan. Ito yung sasabihin nila para marinig ng mga tao, especially sa mga wala pang pagkilala sa ating Panginoong Hesukristo. Ito po ang sapat na dahilan kung bakit marapat lamang na tayo man din ay maghayag ng salita po ng Diyos ayon sa ating narinig, na siyang dahilan ng ating pananampalataya at kung bakit tayo nagkaroon ng buhay na walang hanggan. Ito po yung dahilan at wala na pong ibang kasapatan, kundi ito po, dahil narinig natin, maging tayo man din ay nagkaroon ng pagsampalataya sa ating Panginoong Hesukristo at kung bakit natin natanggap ang biyaya ng ating Diyos, yung kanyang grasya sa atin, ang ating pananampalataya, kung bakit tayo nagkaroon ng kaligtasan. Kapatid, kung tunay na pag-ibig ka, kung may tunay na pagmamahal ka sa iyong kapwa, dito po yung dapat na ipakita mo. Ipahayag mo ang salita ng ating Diyos. Na kung saan, kung ikaw ay nagkaroon ng kaligtasan, marapat lang din naman po, no? Na ikaw din naman po ay maghayag ng kanyang salita. Nakakalungkot nga lang po talaga sa panahon po natin ngayon, maraming mga bagay na po, no? Maraming mga tao na ang ikinahihiya ang salita po ng Diyos dahil sa, alam naman po natin na katulad ng sinabi po natin kanina na maghayag ka ng salita po ng Diyos, maghayag ka ng tama, maghayag ka ng katotohanan, pero ikaw ay mape-persecute. Pero tanda mo, kapatid, na ang persecution ay isang tanda ng isang mananampalataya, na ang persecution ay tanda ng mga disipulo, na ang persecution ay tanda bilang isang Kristiyano. Matakot ka o magulat ka kapag sinasabi mo na ikaw ay mananampalataya, kapag sinasabi mo na ikaw ay Kristiyano, pero wala kang persecution na tatanggap sa ibang tao, sa mga hindi mananampalataya. Bakit? Dahil kung ano yung ginagawa nila, yun din ang ginagawa mo. Hindi ka nga naman makakatanggap ng persecution. Bakit ka makakatanggap ng persecution kung natutuwa sila sa'yo? Dahil kung ano yung ginagawa nila, yun din naman ang ginagawa mo. No? So yun po yung nakakalungkot po doon. Pangalawa po, the attributes of God. No? So sabi po dito, sa 5b, talakay naman po natin yung pangalawa, yung the attributes of God na 5b, na ang Diyos ay liwanag at sa Kanya'y walang anumang kadiliman. Isang pagpapakita po na katangian ng Diyos, na sa Kanyang pagka-Diyos ay wala pong maipipintas sa Kanya. Tingnan po natin, no? Ibig sabihin, liwanag.
Katulad niyan, ang liwanag nakakasilaw sa labas, no? Ibig sabihin, wala kang makikitang kapintasan. Wala kang makikitang karumihan. Wala kang makikitang, ay bakit ganito? Parang ang labo, no? Kasi ganun, ang liwanag ay hindi mo makikitaan ng kalabuan, hindi mo makikitaan ng dat, no? So, ganun po, no? Isang pagpapakita po ito, nakatangian ng Diyos na sa kanyang pagka-Diyos ay walang maipipintas sa kanya. Ang Diyos po ay liwanag. Tingnan po natin, ano po ba yung karakteristik ng liwanag? Tingnan po muna natin, ano po ba yung liwanag, no? Sa ating pag-aralan. So, dito po, sa characteristic of light, based po sa science, kinuha po natin, no? Sabi, light consists of packets of energy called photons, no? So, isa po yan sa mga characteristic of light. Light is a relatively narrow frequency band of electromagnetic waves, no? May mga term na, alam mo na, nung nag-aaral ako ay, sige, basta. Maganon. Pero, tinan po natin, no? Sabi pa po dito, light travels at such as high speed. No? 3 times 10, 8 miles per second. So, ibig sabihin, ganun siya kabilis. Light behaves both as a wave and particles. At ang panghuling characteristic of light, light travels fast in a vacuum. So, ibig sabihin, ganun po yung talagang bilis ng light, no? So, ganun po, no? Ganun kakamangha ang katangian ng ilaw. Ano po ba yung nagagawa ng ilaw sa atin, no? Ano po ba yung nagagawa at ginagawa ng liwanag sa atin? Katulad po nito, napakahirap po. Napakahirap na pumunta sa isang kwarto, napakahirap na pumunta sa isang lugar na madilim. Pumunta ka sa, katulad dito dati, sa 13, mapapansin po natin na nung wala pang ilaw doon sa daan, sa welcome ng 13, napakadilim. So, kumbaga parang nakakatakot, no? Kasi madilim nga. Ang tanong sa atin po, ano po ba yung nagagawa ng ilaw? Siyempre, nagbibigay ng liwanag. Nagbibigay ng liwanag, nagbibigay ng init, no? Kapag tayo ay naglalaba, siyempre, napakalaking bagay ng araw para magbigay ng init, para magpatuyo ng ating mga damit. Para makita mo yung gagawin mo. Nagbibigay saya. Di ba? Ngayon pala, masaya na. So, nung bata pa ako, kapag nagkaroon ng brownout, o siyempre, sigawan talaga yan kasi nag-brownout, no? Tapos, ikaw, nandiyan-dyan, nasa isang sulok lang, nagaantay ng ilaw, and then, ito na. Pag nagka-ilaw, dahil bata ka, magsisigawan, yay! Di ba, may ilaw na. So, ibig sabihin, sa ganong kaparaanan, sa ganong kahit sa maliit na bagay, mapapasaya ka, no? So, nagbibigay ng kaalaman kung marumi o malinis ang bagay na hinahawakan mo. No? Hindi mo makikita ng bagay na hinahawakan mo o ang kamay mo ay marumi na kung hindi mo makikita. Kung walang liwanag. So, ibig sabihin, alam mo kung ano yung hinahawakan mo. Alam mo kung ano yung nakikita mo. Alam mo kung ano yung dapat mong gawin dahil sa liwanag. Ito po ang liwanag. Kung bakit napakahalaga ng liwanag po sa atin. Tingnan po natin yung light sa ating pong mensahe. Tingnan po natin yung light, no? Ano po ba yung original meaning ng light? Sabi po na ang light na may strong words dictionary na 5457, no? Ibig sabihin po ay pause, no? To give light, no? Light as seen by the eye. So, ibig sabihin po, ang pos, Greek word, no? Kapag dahil ang pos ay Greek word, tingnan po natin sa English kung ano po ibig sabihin ng pos. Ito po ay photos in ang English word, no? So, pag dahil photos, kung mapapansin po natin, marami tayo naririnig na patungkol sa photos. Naririnig natin ang photosynthesis, no? Photosynthesis na kailangan po ng halaman yung araw, no? At yung photograph, kailangan ng ilaw para makakuha ng magandang picture. Kung bakit kailangan ng ilaw, kung mapapansin natin, pagdating ng gabi, kailangan natin ng flash. No? So, ibig sabihin, kailangan natin ng ilaw para tayo ay makakuha ng maganda dahil yan ay tinatawag na photograph.
Nakita po natin kung gaano nakakamangha ang katangian ng ilaw. Tama po. Kung bakit nakakamangha yung ginagawa sa atin ng ilaw. Kung bakit napakahalaga sa atin ng liwanag, no? Kung nakakamangha ang katangian ng ilaw, how much more po nakakamangha ang gumawa nito, no? Kung nakakamangha ang ilaw, mas nakakamangha ang kapangyarihan at kadakilaan ng gumawa nito, which is ang ating Diyos. Tingnan po natin kung ano po ba talaga ang kabuuang sinasabi ni Juan patungkol, no? Patungkol kay Jesus na nais po niyang sabihin at gusto po niyang ipabatid sa atin, no? Na ang sinasabi niya po dito na ang Diyos ay liwanag. Ano po ba ibig sabihin na ang Diyos ay liwanag? Sa Bible po, isang common na po na ginagamit bilang isang metaphor po, no? Para ipaliwanag yung isang bagay, no? Paliwanag kung ano po yung liwanag. At kung patungkol sa liwanag, no? Tingnan po natin, basahin po natin sa Kawikaan chapter 4 verse 18. Kawikaan chapter 4 verse 18. Basahin ko po. Sabi po dito, ngunit ang daan ng matuwid parang bukang liwayway. Tumitindi ang liwanag habang ito'y nagtatagal. So ikinukumpara sa liwanag ang taong matuwid. Ganon din naman po bilang isang tagasunod ni Kristo at upang mapapurihan ang ating Diyos Ama na nasa langit, basahin po natin yung Matthew chapter 5 verse 16. Mateo chapter 5 verse 16. Sabi niya po rito, gayon din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang iyong mabubuting gawa at papurihan ang inyong amang nasa langit. Kung ang katotohanan po na ang Diyos ay liwanag, ibig sabihin nang nakasulat na ito ay kasalungat ng kadiliman. No? So kung ang Diyos ay sinasabi natin at pinatutungkalan po natin na ang Diyos ay liwanag, so ang kasalungat po nito ay kadiliman. So sa makatuwid, kung ang liwanag po ay paghahambing sa katangian ng Diyos na isang katuwiran, no? Ibig sabihin, ang kadiliman ay naghahalintulad po sa kasamaan o sa kasalanan. Sensya na po, ah. So, ayun, no? So, ang liwanag po ay kalikasan at katangian ng Diyos, no? Siya ay hindi isang liwanag o isang uri ng liwanag, kundi siya po mismo ay liwanag, no? Isa siyang, isa po ang sa kanyang katangian ay ang liwanag, the attributes of God. Lahat ng liwanag ay nagmula sa kanya. Sa simula pa, nilikha na niya ang liwanag, no? Tingnan po natin sa kanyang paglikha sa liwanag sa Genesis, kung paano niya nilikha ang liwanag, no? So, kaya, napakadali po sa kanya nalikhain ang liwanag dahil siya mismo ay liwanag. Napapansin din po natin na maging sa lumang tipan, laging iniugnay ang Diyos ay liwanag. Tingnan po natin sa Awit 119 verse 105. Awit 119 verse 105. Makikita po natin dito ang mga sample, no? Dito po. Awit 119 verse 105. Sabi po sa Awit 119 verse 105, ilawan sa aking mga paa ang salita mo at liwanag sa landas ko. Ibig sabihin, ang Diyos at ang kanyang salita, no? Sa Isaiah 9 po naman po, ang sabi po niya diyan sa Isaiah chapter 9 verse 2, ang bayan na lumalakad sa kadiliman ay nakakita ng dakilang liwanag. Silang naninirahan sa lupain na matinding kadiliman, sa kanila sumikat ang liwanag. Ito po yung kaligtasan, no? Sabihin po nito ay kaligtasan. At tingnan din po natin sa Genesis 1:4, no? Katulad ng sinabi natin kanina, kung sa kanyang paglikha, nakita ng Diyos ang naang liwanag ay mabuti, no? Ibinukod ng Diyos ang liwanag sa kadiliman. Ito po yung kabutihan, no? At yung sa katotohanan naman, Awit 43:3, o suguin mo ang iyong liwanag at iyong katotohanan, patnubayan nawa ako ng mga iyon. Dalhin nawa nila ako sa iyong banal na bundok at sa iyong tirahan, no?
So tingnan din naman po natin sa kanya patungkol sa kanyang mga utos, no, sa Kawikaan chapter 6 verse 23. Sabi po diyan, sapagkat ang utos ay tanglaw. Sabihin liwanag, no? At ang aral ay ilaw. At ang mga saway ng disiplina ay daan ng buhay. And then tingnan din naman po dito yung na may buhay sa Awit 56:13, no? Tinitingnan lamang po natin yung sa Old Testament po. Sapagkat iniligtas mo sa kanya, iniligtas mo sa kamatayan ang aking kaluluwa at sa pagkahulog ang aking mga paa upang ako'y makalakad sa harapan ng Diyos sa liwanag ng buhay. Pakikita po natin dyan ng liwanag ng buhay, na may buhay, no? So, ganun din po, makikita din po natin sa bagong tipan na isinalalarawan po, no? Din ang kanyang kabanalan sa iba't ibang kaparaanan naman po, no? Sa iba't ibang kaparaanan, tulad po sa 1 Timothy 6:16. Sabi po sa 1 Timothy 6:16 na kung saan naninirahan sa liwanag na di malapitan. Sabi po dyan, siya lamang ang walang kamatayan at naninirahan sa liwanag na di malapitan na hindi nakikita ng sinumang tao. O makikita man, sumasakanya nawa ang karangalan at pagkahariing walang hanggan. Amen. No. So, sa Santiago naman po, verse 1, chapter 1, verse 17, ito naman po yung ama ng ilaw. Sabi po dyan, ang bawat mabuting kaloob at ang bawat sakdal na kaloob ay pawang buhat sa itaas na nanggagaling sa ama ng mga ilaw na sa kanya ay walang pag-iba o kanino man ng pagbabago. Sabihin, walang pagbabago. Walang hindi mo makakitaan ng aninuman, no, dahil ang Diyos ang ilaw, ang ama natin ang ilaw. Sa John 8 chapter 12 at chapter 9 verse 5, sabi niya po dito, muling nagsalita si Jesus, ako ang ilaw ng sanlibutan, no. Ang sumusunod sa akin ay hindi kailanman lalakad sa kadiliman, kundi magkakaroon ng ilaw ng buhay. Sa 9:5, habang ako'y nasa sanlibutan, ako ang ilaw ng sanlibutan. Ilaw ng sanlibutan. So, at marami pa po, no? Marami pa po sa Biblia na makikita po natin na naglalakad sa kanyang katangian bilang isang ilaw. So, ibig sabihin, ang Diyos po natin ay ilaw, no? Siya ang ilaw. Then, pag binasa pa po natin, sabi pa po dito, at sa kanya ay walang anumang kadiliman. Pag sinabi po nating ilaw, syempre, hindi madilim, no? Maliwanag. May liwanag. Kaliwanagan, no? Sabi po sa 5B, at sa kanya ay walang anumang kadiliman. Kapag sinabi nating walang anuman, ibig sabihin, hindi natin makakakitaan. Wala kahit isa, wala, walang-wala talaga. Sabihin, as in, wala. Walang anuman, no? Walang anumang kadiliman. Sa Diyos, wala tayong makakitaan ng anumang kadiliman o kasamaan. Dahil alam po natin na kapag sinabi nating liwanag, ito po nagre-represent po ng purity o kanyang kabanalan, no? Dahil kung ang Diyos ay liwanag, nang ibig sabihin ay malinis o katuwiran, ang liwanag po ay galit sa kadiliman o kasalanan. Tandaan po natin, ang liwanag ay galit sa kadiliman. Ang liwanag ay hindi pwedeng magkaroon ng kadiliman. Ang liwanag ay hindi natin ang liwanag kailanman hindi magdidilim, no? Tandaan po na kung sinasabi natin na ang Diyos ay liwanag at ang liwanag ay galit sa kadiliman, ganun din po ang Diyos, mga kapatid. Ganun din po ang Diyos, kaibigan. Hindi mo pwedeng sabihin na ang Diyos ay puro pag-ibig lamang, na ang Diyos ay puro biyaya lamang. Tandaan mo, kapatid, na ang Diyos ay galit din sa kasalanan. Ang Diyos ay napupuot din sa kasalanan. Kung ikaw ay patuloy at patuloy na gumagawa ng kasalanan, kapatid, tandaan mo, galit ang Diyos o napupuot ang Diyos sa kadiliman. Sabi sa Romans 1:18, sapagkat ang puot ng Diyos ay nahayag mula sa langit laban sa lahat ng kalikuan at kasamaan ng mga tao, na sa pamamagitan ng kanilang kasamaan ay pinipigil ang katotohanan. Ito yung nakakalungkot, no? So dahil sa kasamaan ng tao, kahit na ang katotohanan ay pinipilit na ibaluktot, no?
kahit na pansinin po natin sa mga attorney, sa mga abogado na pinipilit na ipagtanggol ang mga masasama, pinipilit na ipagtanggol ang mga baluktot, no? Maling gawain, no? Dahil sa kanilang katalinuhan, ito na yung nangyayari, no? Yung mali, ginagawang tama, no? Dahil sa kanilang kapangyarihan, at ang kapangyarihan nila ay ang pera, no? So, tandaan mo kapatid, tandaan natin na anumang kaparaanan, no? Kapag ang mali ay mali, at dahil ang Diyos ay galit o napupuot sa kasalanan, dahil sa kasalanan napupuot kapatid sa iyo ang Diyos, dahil sa iyong ginagawang kasalanan, napupuot ang Diyos sa ginagawa mong kasalanan. Nakakatakot. Nakakatakot kapag ang Diyos ay magalit sa iyo. Nakakatakot kung ang Diyos ay pumitik sa iyo, tumapik sa iyo dahil sa ginagawa mong kasalanan. No? Matakot ka kapatid. Kung ikaw ay nagpapatuloy pa rin sa iyong pagkakasala. No? Nakakatakot kung ang Diyos ang magtutuwid sa iyo. Oo, masarap magtuwid ang Diyos dahil ipinapakita niya talaga na ikaw ay makasalanan at kung bakit nagkakaroon ka ng pagpapakumbaba pero napakasakit physically dahil kapag itunuwid ka ng Diyos, napakahirap, no? Minsan may mga pagkakataon na dahil sa ating pagkakasala, dahil sa ating kasalanan, para tayo matuwid. Minsan sinasabi natin, dinideny natin sa sarili natin na okay lang yan, sa sarili ko naman nangyayari, no? Ang masaklap kapag sa iba nangyari, no? Parang pagtutuwid kay Haring David, no? Maaring sigurong magiging wala siyang pakialam kung sa kanya lang nangyari, pero ang masaklap nito sa iba napunta. So maging sa atin, maaatim ba natin kapatid na dahil sa ating pagkakasala para lamang tayo matuwid ng ating Diyos ang ating mahal sa buhay ay kumbaga maapektuhan, no? Napakasarap nito, ay napakasakit po nito na dahil sa ating pagkakamali may apektadong ibang tao dahil sa atin para lamang makita po natin, para lamang ipakita sa atin yung ating pagkakamali, para lamang makita sa atin yung ating kalikuan. Tandaan po natin, walang madilim na kapag ang liwanag ay dumapo sa kadiliman, no? Alam po natin na ang liwanag ay magdidilim. Hindi po pwedeng sabihin mo na kapag ang dilim ay kapag ang liwanag ay nagpunta sa kadiliman, ang liwanag ay masasakop ng kadiliman. Hindi po. Tandaan po natin na ang kapag ang kadiliman, kapag ang kaliwanagan ay pumunta sa kadiliman, no? Automatic magliliwanag ang kadiliman, no? So, sapagkat natatalo ng liwanag ang dilim dahil nawawala ang dilim kapag ang liwanag ay naroon na, no? So, bilang isang conclusion po, maikli lamang po ang ating mensahe ngayon. Bilang isang conclusion, si Jesus po ay nagbigay sa atin ng mensahe para sa ating kaligtasan, no? Dahil si Jesus ang liwanag na nagbibigay sa atin ng buhay. Ano po ba yung aplikasyon nito sa atin? Katulad ng illustration ko po kanina, no? Bilang binigyan ng liwanag at naliwanagan na, no? Papaano ka magiging ilaw ng sanlibutan sa kabila ng mga sa kabila na ang mundo ay pasama na ng pasama, no? Katulad ng illustration natin kanina, ang isang taong to ay isang Kristiyano, no? Isang mananampalataya po si pangalan na nun, si Helsinki. Ayun. Ayun. Isang Kristiyano po siya, pero dahil sa kanyang pong pananampalataya, dahil sa kanyang paninindigan, ipinaglaban po niya yung katotohanan, no? Kaya mo bang manindigan sa iyong pananampalataya upang ang liwanag ay patuloy na magliwanag? O magiging isa ka na lamang liwanag na aandap-andap? Alam niyo po yung ano, yung kandila, no? Kapag ang kandila ay parang paupos na, so anong nangyayari? Parang gumaganong-ganon na lang siya na parang naghihingalo na. Ang tanong, ganun ba tayo? Ganun ba yung liwanag natin na aandap-andap na lamang?
hanggang sa mamamatay na lang at mawawalan na ng liwanag. So sana po mga kapatid, isang ano po sa atin ito, isang malaking aral po sa atin ito na atin pong natutunan po ngayon na bilang isang binigay sa ating mensahe no, ng ating Panginoon ay magkaroon po tayo ng liwanag kung papaano ang Diyos natin ay liwanag. Tayo po'y manalangin. Nakilang Diyos, muli kami ay nagpapasalamat. Nagpapasalamat o Diyos sa inyong kabutihan. Nagpapasalamat o Diyos sa iyong katapatan. Maraming salamat o Diyos dahil sa kabila ng mga bagay na nangyayari sa mundong ito, ipinapakita niyo pa rin po yung inyong liwanag sa amin. Bagamat na kami man din po ay nagkakamali, bagamat na kami man din po ay nagkakaroon ng pagkakasala, pagkukulang, pero dahil kami po ay nasa kaliwanagan na, salamat o Diyos sa inyong biyaya, dahil kami man din po ay patuloy na binibigyan po ninyo ng kaliwanagan. Nakokorek niyo po kami, Panginoon. Salamat o Diyos. Salamat sa mensahe na patuloy nga po nagre-remind sa amin kung paano po kami mamuhay dito sa aming komunidad. Kung paano ka po namin mapapurihan sa ibang tao, Panginoon. Kung paano ka dapat na madakilan ng maraming tao, o Diyos. Maraming salamat o Diyos sa inyong salita na patuloy nga po nagbibigay sa amin ng liwanag, na patuloy po nagbibigay sa amin ng pagpapaalala para ikaw ay aming patuloy na mapapurihin at madakila. Purihin ka o Diyos. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen.